po na scholar, 50,000, and then pag teacher yan ng police, pwede pag masteral na 80,000. And then the last thing is that kahit po qualified, naganda pala pag may handle, naiikot mo. Diba? So we keep on fixing our health system hanggang ngayon, inahatid na sa bahay yung mga gamot pagka maintenance, no? And 24 hours yung iba namin health center. So it's a long process, but if you set the foundation right, and part of the foundation is talagang ang number one asset ng Pilipino ay yung Pilipino. BBM daw eh. BBM daw. Yun. Ben. Yun BBM pala to, yo. You know? Solid, number one. Number one. Panalo na yan, BBM na yan. Patingin nga ng damit mo kung BBM nga talaga. BBM, hindi Sara yan. Oo nga, no? BBM Sara. Ito, may impedensya na. Huling-hulis, kamera. Kamay pa. O, may mga ano pa. May mga bracelet pa. Bracelet pa tawag dyan. Ano tawag dyan? Pulseras na goma. Oo. BBM ni Sara. Yan o. BBM Sara yan ah. Malinaw pa sa sikat ng araw ah. Siyempre. Timing lang. Basta sure mo ni BBM. Sure ball na yan, panalo. Butuhan na? Ah. Tourist. Ah, bubuto na tayo nito. Alam na. Alam na tayo. Magkaalaman na kung sinong mandaya. Kung nasa ano, dito, pinusko na sa ano? Ah. Para sa ka, ay, dito, kalimit. Ah. Manunod si ano, si Rin Polito, si Palayo. Oh, Linio. Ano sabi? Ano sabi ni Jerry? Sabi niya, oh. Huwag ka naman ganyan, Brad. Huwag ka naman ganyan. Sabi niya kay Duras. Oh. Sabi ko kasi, wala, mga ganyan, eh, mapanira sa kapo yan, sabi niyo. Duras, pulang saan kasi. Tapos sabi naman, sabi ko naman, boss, huwag kang, ano sinabi talaga niya, nalinis siya? Ah, wala tayong magawa, ulinis siya. Oh? Linirin. Kunti lang naman yung naglinis ha, kasama natin. Mas marami, BBM.
Yan, nasa t-shirt printing tayo, pero topic natin, ano? Lini BBM. Lini BBM. Yan, apat kami dito sa ano, sa basement, puro BBM to. Sabi ni Duran, siyempre, may BBM din nalimira ng kapwa. Isulad yan, ginawan, puro panirad, ginawan nila. Dere, iharap mo nga rin ito. Basahin mo. Dito, nagharap ka. Sabi naman ni... Lakasan mo, lakasan mo. Hindi totoo yan, Brad. Sabi ni, ano, Duran. Basahin mo ulit sinabi ni Duran. Siyempre, may BBM din ang inira. Oo. Matapwa. Itulad ng tiglawan. Puro, puro paninira. Puro paninira, ginawa nila. Oo. Tapos sagot ni Jerry. Puro paninira kasi, na? Kaya ayaw ng tao sa pag sinisira mo kapwa, di ba? Sisiraan mo kapwa mo, anong plataforma mo, sisirain mo ang bansang Pilipinas, gano'n. Di ba? Yun ang plataforma niya, sirain yung bansang Pilipinas. Kaya ano natin sila mag-away-away dyan? Ha? Oo. Oh. Sabi daw ni Duran, kaya nag-BBM siya kasi hindi daw naninira, hindi katulad ng Tinklawan, puro paninira. Duran na. Duran, yung kasama natin dito dati, yung driver. Sabi daw ni Jerry Hipulito, huwag kang ganyan, Brad. Oh, lainin na si Jerry pala. Huwag ka daw ganyan, Brad. Ay, pala may tanong sa akin. Sabi sa akin. Oh. Hey. Sila presidente mo? Di kanin ganito. Sabi ko, BBM. Hindi na nag-reply. BBM ako. Sabi, si Jerry nagtanong. Oo, sabi ni Jerry. Well, sila presidente mo ngayon? Di nag-reply ako. Sabi ko, siyempre BBM. Hindi na nag-reply. Eh, siyempre, iniisip niya. Magkasalunga tayo ng ano. Manok. Wala kasi sinabi, masahan nyo na sila BBM. Yan sa isip lang ngayon. Hindi na lang, mula kasi pag ano, yung sinusuportahan mo, pangit yung plataforma, pag sasabihin ng ibang tao na pangit, walang plataforma, walang plataforma talaga. Magagalit sila eh. Di ba? Oh, di ba pag tayo, sinisiraan nila, si BBM, sinisiraan nila. Oh, may pangit ba tayo yung sasagot? Wala, di ba? Pero sila, pangit ang isasagot nila. Negative, puro negative ang isasagot nila sa'yo. Di ba? Oh. Dapat dapat tayo mga Pilipino mag-iisip tayo kung sino yung kandidato na makakatulong talaga sa pag-unlad sa bansa Pilipinas, hindi yung tayo mismo. Oh. Tayo na mismo ang magsisiraan. Samantalang buto lang naman kailangan nila sa atin. Kaya magkakaisa. 'Yon. Kaya nga yung ganyan ang pananaw na nagagalit ka, hindi ka nakikipag-isa. Oh. 'Di ba? Hindi 'yon pagkakaisa, gulo. Nalaman niya ngayon si Lydia. Oo. Oh, kaguluhan yun pag hindi ka makipag-isa. Tapos ang hinihira, yung panihira. Oo. Oh, ang suporta, ano yan eh, parang bayanihan yan eh, nung magtutulungan tayo para sa ikaunlad ng bansa Pilipinas, hindi yung nag-away-away tayo para tayong mga talangkaan yan. Hindi mo kaya buhati ng mag-ibetin ko lang mag-isa, kailangan lahat kayo. Yan na nga eh. Kaya nga, kaya ang tandem nila ni Sarah at saka BBM, unit team. Pagkakaisa. Oh. Oh, pag hindi nagkakaisa, yun, parang mga talangka nga. Nagkakagata, naghihilahan. Kanya-kanya. Oh, kanya-kanyang kagat, kanya-kanyang hila pababa. Kanya yung ugaling talangka. Naman talangka, kayo, gataan ito. Gataan. Yun, masarap gataan yung talangka. May gataan yan. Gawa na yung gabi, sarap yan. Yun, masarap pa ulamin yung talangka. Pero yung talangkang isip ng tao na talangka, la, hihilahin ka pababa niyan, imbis na iangat ka. May maganda ka plano.
pangit pa rin para sa kanila. Di ba? Kaya nga sabi ni BBM, kaya gusto nila pabagsakin ang administrasyong Duterte, hindi sa hindi nila gusto ang ginagawa ni Duterte. Kahit may magawa, may magandang ginawa si Duterte, hindi pa rin lang nagugustuhan, sinisiraan pa rin nila. Bakit? Ayaw kasi nila na may ibang maluklok. Gusto nila, oh sila-sila lang. Sila-sila. Oh, mga liberal party lang ang maluklok dyan sa pwesto. Yun ang sinabi ni BBM. Napakaganda ng sinabi ni BBM, di ba? Hindi naman sa ayaw daw nila. Gusto na nila, sila lang ang maluklok. Walang iba. Yun, kaya nga sinisiraan nila palagi kahit may magandang ginagawa. Ayon nila tantanan. Kasi gusto nila sila lang. Walang makasingit. Sila lang mga liberal party. Gusto nila na sila lang tingalain. Ayun. Gusto nila sila lang tingalain. Sila lang may kapangyarihan. Sila lang yayaman. Ganyan. Pero tayo naghihirap. Sa loob ng 30 years sa pamumuno nila, wala namang nangyari. May makita ka bang tulay na nadaanan dito sa ano sa Luzon? Wala. Eh, ngayon sa panahon ni Duterte, tingnan mo yan. Napakaraming skyway na nagawa ni Duterte. Di ba? Partida pa yan. May ano pa, pandemic. Oo. May partida pa yan. May pandemic. May paayuda pa. Eh kung nagkataon, mga dilawan ang namumuno noon. Walang proyekto. Wala pang ayuda. Ang idadahilan yun, may pandemic. Ganon ang taong may magandang plano sa bansa Pilipinas. Kahit may partida, pandemic. Diba? May nakikita mo pa rin ang kanyang proyekto, mga magandang ginagawa niya. Kahit sinisiraan siya, patuloy pa rin siyang nagpapaunlad sa bansa Pilipinas. Kaya sabi ni BBM, ipagpatuloy daw niya yung ano, nasimula ni Duterte. Yan, maganda yan. Pero pag iba ang maluklok dyan, ako po, hinto yan. Sureball yan, bay? Hinto. Hinto talaga yan. Ang mga gustong pabagsakin si Duterte, hindi dahil sa kanilang paniniwala na hindi tama si Duterte o hindi gusto ng tao si Duterte. Ang kanilang ginagawa ay pamumulitika. Kailangan sila ang uupo. Hindi pwedeng umupo kahit sino. Sila lang ang pwedeng umupo. So they are not working for the national interest. Hindi importante kung ano ikabubuti ng Pilipinas para sa kanila. Ang importante lang ang ano ikabubuti para sa kanilang partido. It's only the partisan interest that they are fighting for. They are not fighting for the national interest. And that has been, unfortunately, the nature of politics under these people. And that is why binoto ng tao si Duterte so that change will come. Thank you. Okay, hanggang dito lang po tayo, mga kababayan. Habang nagpo-print kami, yung topic namin, politika. Maraming salamat sa mga nanonood.